mga pinakabihirang species ng pating na nagtatago sa karagatan. Ano-ano kaya ang mga pating na ito? Alright, kamusta? Welcome sa Jepoy TV Facts. Karamihan sa atin ay narinig ng tungkol sa Great White Shark na isa sa mga pinakakahangahangang mandaragit sa karagatan. Gayunpaman, ang white shark ay hindi lamang ang uri ng pating na dapat katakutan. Dahil maraming iba't ibang mga species ng pating na parehong mabangis, ngunit posibleng mas nakakatakot. Habang ang karamihan sa mga pating na ito ay hindi inaatake ang mga tao, maliban kung sila ay naprovoke. Ang listahang ito ay tiyak na magbibigay sa iyo ng isang bagay na dapat mong alalahanin sa susunod na sumisid ka sa karagatan. Kaya mga ka-Jepoy, oras na upang aming ipakilala ang mga pinakabihirang species ng pating na nagtatago sa karagatan. Collared shark. Kung titingnan mo ang isang collared shark ay maaring hindi ito mukhang pating dahil para sa maraming tao, ang pating na ito ay mas mukhang igat. Gayunpaman, ang isda na ito ay kabilang sa pamilya ng mga pating. Ang species na ito ay karaniwang umaabot sa haba ng 1.5 metro at madalas silang matatagpuan sa mga malalim na rehiyon ng karagatan ng Atlantiko, Indian at Pasipiko. Ang bawat isa ay nagtataglay ng humigit kumulang 300 mga ngipin na kanilang ginagamit sa pagkain tulad ng mga pusit. Spotted siso. Ang spotted siso ay isang uri ng pating na kabilang sa mas malaking pamilya ng isda, nakilala din bilang pig sharks. Matatagpuan lamang ang mga ito sa mga karagatan ng Mediterranean, Atlantiko at Pasipiko. Sila din ay lumalaki ng humigit kumulang 1.5 metro ang haba o mas malaki lamang sa mga 4 na talampakan. Ang mga pating na ito ay bihirang makita ang mga tao dahil sila ay naninirahan sa kailaliman ng karagatan at hindi kailanman umaakyat sa ibabaw. Ghost sharks. Ang mga ghost shark ay napakakakaibang species ng pating. Kapag nasa ilalim ng tubig ang itaas na layer ng balat ng pating ay halos transparent at ang mga ugat at organs ay makikita sa balat nito. Ang pating na ito ay mukhang nakakatakot dahil sa pinaghalong pusa at tao ang mukha nito. May sukat ang mga ito nang humigit kumulang 3 talampakan ng haba. Noong 2017, isang bagong species ng ghost shark ang natuklasan sa South Africa. Napakahalaga ng pagtuklas na ito dahil ang mga ghost shark ay kilala na, napakabihira lamang. Two-headed shark. Isang lalaking taga Florida ang nakatuklas sa buong buhay niya nang siya ay nangisda sa malalim na dagat. Isang araw ay nakuha niya ang isang pating na may 2 ulo. Oo, tama ka ka-Jepoy sa narinig mo. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali sa Indian Ocean, isa pang mangingisda ang nakakuha ng eksaktong species na mayroon ding 2 ulo. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang mga pangyayaring ito ay dahil lamang sa isang genetic mutation. Subalit ang eksaktong sanhi ng mutation na ito ay hindi pa nalalaman. May teorya na ito ay sanhi ng inbreeding dahil ang gene pool ng mga pating ay tila lumiliit bawat taon. Goblin shark. Ang pating na ito ay isa sa mga pinaka nakakagambalang itsura ng mga hayop na umiiral. Ang nilalang na ito ay mukhang prehistoric at madalas na tinutukoy bilang isang buhay na fossil dahil ang mga pating na ito ay inaasahang umiiral sa milyong-milyong taon.
Maaari silang lumaki hanggang 13 talampakan ng haba, ngunit karaniwang nabubuhay sa kailaliman ng karagatan dahil ang mga species na ito ay nagdudulot ng napakaliit na panganib sa mga tao. Sa sandaling makakita ng species na ito na lumalangoy, malapit sa dalampasigan, ito ay dahil ang pating ay may sakit. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang mga pating na ito ay gumagala sa mundo sa loob ng maraming taon at natuklasan lamang ng mga tao noong 1898. Pointed Head 7 Gill Shark. Ang mga pating na ito ay inilarawan bilang may napakatulis na ulo. Subalit hindi ang kanilang mga ulo ang nakakaakit sa kanila dahil ito ay ang katotohanan na mayroon silang 7 hasang. Sa pagkakaalam namin, bawat iba pang mga species ng pating ay ipinanganak lamang na may 5 hasang. Gayunpaman, ang pointed head 7 gill shark ay may kabuuang 7 hasang. Sa ngayon, hindi namin alam kung ang mga hasang na ito ay nagbibigay ng anumang benepisyo. Subalit kung wala pa, ito ay isang kagiliw-giliw na tampok at kadalasan mo itong makikita sa bawat karagatan sa mundo. Sila ay mga carnivore kaya kumakain sila ng mas maliliit na fish, crustacean at iba pang marine life. Nakakabilib, di ba? Basking Shark. Ang mga pating na ito ay kilala bilang isa sa pinakamalaking hayop sa mundo. Sila ay nalampasan lamang ng whale shark at siniguro na ang basking shark ay ang pangalawang pinakamalaking pating. Sila ay natatangi dahil hindi sila carnivorous tulad ng ibang mga pating, sa halip kumakain sila ng mga organismo. Ang mga pating na ito ay madalas na matatagpuan sa malamig na klima, ngunit sila ay naninirahan din sa medyo mainit-init na mga lugar. Gayunpaman, hindi sila nakikitang lumalangoy sa mga maiinit na lugar. Maaari silang magsala ng hanggang 1,800 tonelada ng tubig sa loob lamang ng 1 oras. Upang makakain ay lalangoy sila sa dagat na ang bibig nito ay parang banga na nilalamon ang lahat ng nasa daan nito. Whale shark. Pinaniniwalaan na ito ang pinakamalaking isda sa mundo. Sila ay maaaring lumaki ng higit sa 60 talampakan ng haba at hawak nila ang record bilang pinakamalaking hayop na nabuhay. Ang mga pating na ito ay karaniwang matatagpuan sa mga tropical na karagatan at nabubuhay sa tubig na humigit kumulang 70 degrees at kayang mamuhay ng 70 hanggang 100 taon. Karaniwan silang kumakain ng maliliit na organismo at isda at hindi kailanman aatake ng tao kahit na sila ay lubos na nakakatakot. Una silang natuklasan noong 1828 matapos ang isang manging isda ay matagumpay na naharpoon ang isa sa kanilang uri. Ang mga panga ng mga pating na ito ay humigit kumulang 5 talampakan ang lapad na ibig sabihin ay madali nilang malunok ng buo ang kanilang biktima. Sa ngayon ay itinuturing silang endangered species ngunit umaasa ang mga siyentista na magagawa ulit nilang magparami. Megalodon. Ang mga species na ito ay sadyang napakalaki. Sila ay may sukat sa pagitan ng 14 at 16 na metro ang haba na ginagawa itong mas mahaba kaysa sa karaniwang tao at sila ay nauugnay sa mga great white sharks. Gayunpaman, ang species na ito ay pinaniniwalaan na naglaho mga humigit kumulang 3 milyong taon na ang nakakalipas. Ang mas kawili-wili sa mga pating na ito ay madalas silang naihahalin tulad sa parehong batch ng mga hayop na namuhay ilang milyong taon na ang nakakaraan. Ang nasabing pangalan ng species na ito ay nangangahulugan bilang Big Tooth at kadalasang biktima nito ang mga balyena, seal at pawikan. Nakakatakot, di ba?
Ilan lamang yan sa mga pambihirang species ng pating na nagtatago sa karagatan. Kung ikaw ang tatanungin ka, Jepoy, alin sa mga nabanggit natin ang pinakaastig? Kung maaari sana ay ishare mo naman sa comment ang iyong sagot, at kung nais mo naman ang ganitong uri ng topic, ay bigyan mo naman ako ng like at i-hit mo na din ang notification bell para ma-update kita palagi pag may kapanapanabik tayong videong ina-upload. Alright, this is Jepoy TV Fox. Kita-kit sa next video.